Hello mga friends! Ayan, may share na ako sa inyo na nakabili pa ako ng bahay early this year. May update na tayo mga friends. Ngayon ko lang talaga siya sasabihin kasi nakita ko na siya. Malapit na. So, excited na ba kayo mga friends? Dahil sobrang excited na ako na i-share sa inyo. Para naman sa mga nangangarap dyan, huwag kayong sumuko. Mangarap lang kayo. Katulad ko nangarap din. Ngayon, meron na akong bahay. Ayan, basta masasabi ko lang mga friends, mag-save lang kayo para magkaroon din kayo ng sarili ninyong dream house. So, ito simple lang pero masaya ako. Kayong kumurap kasi magchichika tayo mamaya, pagchichikahan natin kung saan nagsimula yung dream ko, kung saan nagsimula yung pangarap ko na magkaroon ng bahay after ng house tour natin. So, tingnan natin muna mga friends kung ano na nangyari doon. Update din. Ayan, ngayon ko lang talaga siya sasabihin. Kaya, so, todo na to. Let's go mga friends! Let's go! Things. Hello mga friends! Pupuntahan namin ngayon kasi hindi ko talaga yun pinicturan kahit yung lupa na empty pa yun siya before. Pero ngayon, how many months, love? I think it's about 6 months? Six. Pareho, tadi kayo ka ba ang Tagalog man, no? kasi nung umalis kami dito, anong month yun? May ba yun yung ulit, mama? May ma? Yeah, May. Umuwi kami dito ngayon, October na. Today is October 28, 2019. Umuwi kami dito nung May. Tapos ngayon, so 5 to 6 months na. Tapos bumili kami ng bahay at saka lupa, pero hindi pa siya na-build nung time na yun, lupa pa lang. Pero ngayon, on the way na kami, pupuntahan na namin. Tingnan mo yung ano ko, yung niece ko. She's my pamangkin, super cute. So pupuntahan namin from empty na lupa. Titingnan natin kung ano na nangyari. Yay! I'm so excited! Are you excited, princess? Are you excited? Yay! Ma! Excited ka, ma? Excited, ma? Excited? Ma, excited ka, ma? Yung mama ko, pero yung limited lang. Kasi hindi din marunong nagalo. Malapit na ako sa bahay! Yay! Ano na kayang nangyari? Ano na kaya yung mukha? Excited na! Ayan, right. Yes. Katas ng pag-aabroad. Katas ng pag-aabroad. Abroad pa more. Dito na! Malapit na kami sa bahay! Ayan, dito na sa loob. Papunta na kami. Pasok na. What's up, mister? Ayan, papasok na. Eng. Bahay dito, ayan. Ayan, yung kapitbahay namin. Ayan ang bahay. Ito yung bahay ko, mga friends. Ito, gusto ko talaga to, itong bahay na to. Ang dami pang mga pinapagawa na bahay. Gaganda din. Ayan, yung bahay namin, yan! Wow! Grabe! Ayan, may lupa pa na hindi nabili. Ayan, may bumili na pala doon, ang laki. Pero ito yung bahay ko mga friends! Yay! Like it eh? So, yeah! Yeah. So, ito po yung entrance.
yung garage namin. Yan ang garage. Yan ang entrance namin. Ma, ito ka mag-ano ma, mag-tanim. Eh, hindi kayo ma. Ito pala, tingnan nyo. Ayan, hindi pa siya tapos, pero malapit na. Wow! Ang pagod mo! Ito yun, dito kami maglalagay ng washing machine dyan. Yan mo sa taas. Madire si Ann. Ito magluto man, no? Dara, para gas range, oh. Oo, para gas range. Ayan, malapit na talaga to. Ayan, ito. Ito. Wala ni Bruta. Daku mo ni kay Manu. Lasaas. Yakit. Hindi na itikan kay. Wata na tadi ito. Ayan. So ito yung... Ano, ang laki. Ang laki pala ng bahay. So ito yun. Ayaw magtag, kuya. Si Ann, then room. Room mesa, room. For guest rooms na lang ni Mano. Oh, yan din dito, ayan. Mga yung master's bedroom. Ito pala yung master's bedroom. Ang bijuhan ko yan. Si Ann, sa master's bedroom. Yung master's bedroom, ayan. Tapos na rin, hindi ba? Hello? Yay! Ito na kumasa. Tapos na rin, hindi ba? Hello? Yay! Andoon sila. Yan, so yung kapitbahay namin nasa bukid. Nasa bukid talaga kami, mga friends. Sobrang gaganda ng mga bahay dito, as in. Ayan. Ayan, tignan ninyo yung kapitbahay namin ganito. Sobrang ganyan. Oo, kaya ma'am. Yung salas namin. Ba? Ayan, malapit lang. Kasi asya, on top of the hill kasi yung bahay. Ang gaganda ng mga bahay dito. Sobrang ganda talaga. As in po yung kapbahay. Ayan. Grabe. Ito yung kwarto namin ni Asoka. This is our room. Love, this is our room. Mama's room. Yeah, your room is there, and Mama. This one. Ayan, so ayan na mga friends. Nakita nyo na yung bahay. Almost 7 months na din. Kasi umuwi kami last May. Last May lang talaga ako na nag-decide na yun talaga yung bahay na napusuan ko kasi number one din siya napusuan ng mama. Siya lang din naman ang titira doon, yung kapatid ko na lalaki at saka yung pamangkin ko. Nagpapasalamat po ako kay Tons Pua kasi siya talaga yung nag-recommend sa akin. Friends, before that, dito nagsimula eh. I started working here in Kuala Lumpur last 2007. So, kayo na mag-count kung ilang years na, sobrang tagal na talaga. Nag-save talaga ako, di ba? 2007 yun, nag-start ako. Kahit maliit yung sahod mo, or malaki, yung savings mo talaga, dapat huwag kalimutan talagang mag-save. So, nung time na yun, 2007, ako nag-start mag-work dito sa Kuala Lumpur. Maganda naman talaga yung trabaho namin kasi lahat libre. Nasa hotel kami, tumitira lagi. Tapos yung food, buffet, libre lahat. Tapos libre kami sa gym. Libre talaga lahat. Laundry, everything libre. Kung pagwais ka sa pera, makakasave ka talaga. Kasi before yung mga friends, pa may co-singer din ako na sobrang galing niya talagang mag-save. Grabe yung savings niya. Kasi nakita ko yun sa mata kung ano, magkano yung mga yung na-save niya. So that time, 2007, ayan, nag-start akong magtrabaho. Tapos, yun nga, nag-save. Tapos may nangyari kasi... about sa father ko, nagkasakit kasi siya ng cancer. Kaya 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 siya
bumagsak, na hospital siya sa Chongwa, tapos sobrang laki ng bills kasi gusto ko talagang i-revive yung father ko, kaso hindi na siya pwede kasi cancer stage 4 na, pero yun, lahat ng mga savings ko andun talaga napunta sa papa ko sa hospital bills niya, tapos yung mga ano sa funeral niya, kasi diba sa atin sobrang mahal, kaya sa akin mga friends, may advice ko sa mga youngsters dyan, at saka yung lang sa lahat din na ang pag-iipon ay sobrang importante. Dapat mag-ipon ka para sa rainy days, mag-ipon ka, bumili ka ng ano, insurance, health card mo, kasi yun ang pinaka-importante talaga sa buhay ngayon. So, ayun, 2014, ayun, to make the long story short, 2014 namatay yung papa ko kasi gusto ko nga siyang isave, kaya dinala ko siya sa sobrang mahal na hospital. Laki-laki ng bill, so yung savings ko andun lang siya napunta. So, from that time, 2014, after 2 months na namatay yung papa ko, nagtrabaho na kaagad ako kasi ako yung breadwinner, kasi yung sister ko hindi pa siya nakapunta ng Amerika noon, kailangan ko talagang magtrabaho kasi may mga bills na babayaran, tapos may mama ko, yung sister ko, nakapatid kong lalaki, ayun, kailangan buhayin kasi diba breadwinner tayo, alam na lahat ng mga breadwinner yan. So ayun, nag-start uli akong magtrabaho kasi alam ko naman na yung papa ko ayaw din niya akong sobrang nakamukmuk lang kasi diba sobrang close ako sa father ko. So alam ko na ayaw niya ng ganun, kaya ng time na yun talaga, after 2 months na paghinaing ba yun, nagtrabaho kagad ako, tapos doon ko na-realize talaga na bunggahan talaga yung pagsisave kasi napaka-fragile talaga ng buhay, at saka kailangan talagang may pera kasi bawal talaga magkasakit kasi sobrang mahal, grabe, magastos talaga magkasakit. So nung time na yun, naka-learn ako, at saka ang dami ko din natutunan sa bandmate ko noon kasi sobrang galing niya talagang mag-ipon. Doon ako natuto, mga bandmates na ako na grabe talaga sila mag-ipon, doon din ako natuto. Kaya nung time na yun, sobrang nag-ipon ako, na yung mga gamit ko, yung mga costumes ko, binibili lang sa sobrang mumurahin, depende na lang, mag-mix and match ka na lang din. So minsan naman, marami naman kaming mga tips, kaya doon bongga talaga yung pag-iipon. So noong 2017, gusto ko sanang kunin yung ipon ko kasi gusto ko sanang mag-invest sa gym, magtatayo ng gym sana kasi may friend ako na sana dapat magtayo siya, kailangan niya ng kasosyo na 3 pa. Kasi malaki sana yung gym na gagawin niya, kaso nga lang hindi siya natuloy. I believe everything happens for a reason kasi before pa talaga gusto ko talagang bumili either ng bahay or magtayo ng negosyo. May isang friend ko na si Tons Pua, nakapagsabi siya, Dai, na may bahay dito, gusto mo bang gayto ganyan? So to make the long story short, ayun, pinuntahan ng mama ko, sobrang na in love siya kasi yung lugar na yon sobrang convenient, dalawang mall, malapit lang sa dalawang mall, sa market, sa PLDT, sa bayaran ng Electric City, sobrang lapit lang siya. Kaya nakapag-decide talaga kami na yun na talaga, tapos nasa hill siya, ang ganda ng lugar, ang ganda ng neighborhood. So, na-fell in love, pumunta kami doon, nakita ko kaagad yung pera ko sa bangko, kinuha ko lahat, binidraw ko lahat, tapos binigay ko diretso sa down payment kasi naman yung equity talaga mahal. Kasi kayo na ang bahalang mag-ano mga friends, pero ang equity talaga sobrang mahal. Mostly, ang equity babayaran mo siya ng 2 years, pero ang ginawa ko, hindi ko siya binayaran ng 2 years, binayaran ko siya on the spot, diretso kaagad, kaya malaki-laki talaga yun siya. So lahat ng savings ko doon, nagtira lang ako ng sobrang konti pang bili ng isang sakong bigas para naman baka na, just in case, 'di ba? Kaya with the help naman sa asawa ko, sa when it comes to a bank na mga requirements, siya talaga yung nag-help sa akin. So marami din siyang tinulong sa akin kasi hindi naman ako na pwedeng mag-ano sa bank kasi hindi naman ako nagtatrabaho ngayon. Kaya ngayon todo kayod ako, mga friends, hindi nakakaalam diyan, ako po ay isang certified lash stylist. So yun talaga ang tinudo ko na pangraket-raket. Tapos ayun, mga save kasi meron na naman ako mga clients. Kaya sobrang nag-iipon talaga ako kasi malaki din yung monthly na babayaran ko. Pero yung equity ko, bongga na yun siya. Ano na, bayad na siya lahat. Yan. So yun ang nangyari, mga friends. Yung pag
gawa ng eyelash extension. Sobrang love na love na love na love ko na yung feeling para pa din akong kumakanta. So siguro ito talaga yung passion ko. Kaya ayan, nahanap ko talaga yung passion ko. Ayan, pero kumita din naman talaga ako. So yun ang sinisave ko ngayon, mga friends, kasi next year I'm so excited to tell you na sa December magka-transfer na kami doon sa bagong bahay. At saka excited din akong ipakita sa inyo, mga friends. So sa lahat ng mga nangangarap dyan, huwag kayong sumuko. Magsa yung mga savings nyo, magagamit nyo yan in the future. Kasi before talaga, nung nag-start din ako sa trabaho, hindi masyadong grabe yung ano pag-save ko every month. Kasi, di ba, sobrang bata pa tayo, gusto pa natin bumili ng gato ganyan. Pero na-realize ko din naman na ayun, dapat mas malaki yung savings mo kaysa yung mga gastusin mo. So yun, mga friends, nakabili na ako ng bahay finally talaga. Napakasaya ko, ang sarap sa pakiramdam. Ayun, nabili mo na yung gusto mo. At saka ang bahay, isa sa pinaka-importante yan eh, kasi yun ang tutuluyan mo. At saka masaya din ako kasi doon titira na yung mama ko. Mayroon na siyang magandang bahay. Ayan, tapos tatlo lang naman sila. So talagang napaka-komportable talaga ng lugar. At saka yung spot talaga ang pinakabongga doon kasi sobrang ganda. Ayan. So, ayan mga friends, gusto ko lang, in-update ko lang kayo. At saka, next time, pag uwi ko, next month, uuwi din naman ako, i-update ko din kayo sa bagong bahay ko para makita nyo naman. So, ayan mga friends, mag-usap tayo next time. Sana okay kayo dyan lahat. At please, to those people who haven't subscribed me yet, please don't forget to subscribe. Click the bell button para ma-notify kayo every time meron akong new videos. Especially na dun sa bagong bahay na binili natin, diba mga friends? Nakaka-inspire yun. Kasi lahat naman nangangarap ng ganun, diba mga friends? Isa na ako talaga doon. At maswerte lang talaga ako. And I feel so blessed na talagang binigay sa akin ng Diyos yung mga pinangarap ko. Ang dami talaga niyang binigay sa akin na sobra-sobra. Maraming salamat mga friends. At makita-kita tayo next time. Marami pa tayong mga chika. Pero wag muna natin ubusin yung chika ngayon. Kasi sa next na yun na vlog. So maraming salamat. Pag may mga questions kayo mga friends, please don't forget to comment down below your questions and anything. Sa mga friendly questions, mga comments, bahala na kayo dyan mga friends. I love you all. Bye!